Ako'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilig, pagkat laging nagniningning ang liwanag niya sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, bilang naghahanda sa darating na Pasko, sa pagdating ng ating Panginoon, tayong lahat ay inaanyayahang maging makabagong Juan Bautista na hindi lamang naging tapat sa kanyang pagtawag, kundi nabuhay bilang nagpapakumbaba, nabuhay bilang tagasunod ni Kristo. Gawin natin ang ganyang halimbawa sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa pamamagitan ng ating gawa. Ating ipanalangin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nangangailangan ng biyaya ng Diyos, lalo na yung mga nawawala ng pag-asa, yung mga tinatamad ng gumawa ng mabuti, yung mga punong-puno ng pagkamuhi sa kanilang puso. Ganon din, pakitaan natin ng magandang gawa ang lahat ng mga hindi na naniniwala sa ganitong gawain. Ipalaala natin na sila ay anak ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinalulukurukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang namin ang may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupain malaon ng tigang at muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok na Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sasabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makakaraan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang aawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay magmahahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang madla sa kaniyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon darating, tayo kanyang anguin sa pagiging bihag natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan ang nagtuturo si Jesus. Naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem.
at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskrib at pariseyo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan, o ang ibig sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, "Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay," wika nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana, lalo na po yung mga ating kapatid na overseas Filipino workers na nagbalik sa Pilipinas at pumasyal at espesyal na dumalaw dito sa Pambansang Dambana para makalahok sa banal na pagdiriwang. At ganoon na rin, binabati natin yung lahat ng mga OFW workers na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming saan mang bansa kayo naroroon. Welcome po kayong pumasyal, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan dito sa Pambansang Dambana. May mga hamon sa atin araw-araw, or may mga hamon sa buhay natin araw-araw. At bilang Kristiyano, ngayong panahon ng Adbyento, ang hamon sa atin ay maging handa sa pagdating ni Kristo. At walang ibang pinaka bisang paghahanda sa puso natin o sa atin, o walang pinakamabisang o pinaka-effective na paghahanda kundi ang maging panibagong Juan Bautista tayo sa buhay ng iba. Maging instrumento tayo at daluyan ng kabutihan at awa ng Diyos para sa ating kapwa. Maging another Juan Bautista tayo na naging daluyan ng biyaya ng Diyos. Napakaganda ng halimbawa na ipinakita ng mga kaibigan ng paralitiko. Walang kakayahan ang paralitikong dalhin sa ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili, sapagkat hindi naman nga siya o wala siyang physical strength to do that. Pero paano siya nailapit sa ating Panginoong Jesus upang kamtin ang kanyang pagpapagaling? Dalawang bagay. Number one, dahil sa mga taong nagmalasakit sa kanya. At ikalawa, dahil din sa pananampalataya ng mga taong ito. Kinamtan ng paralitikong ito ang pagpapagaling through the intercession of others. Sila yung mga Juan Bautista sa bagong tipan. Sila yung mga
kinasihan ng Diyos para maging instrumento ng pagpapadama ng habag at awa ng Diyos. Ngayong Pasko, mga kapatid, ganyan din ang inaasahan sa atin bilang naghahanda. The best way to prepare ourselves this Christmas is to become another John the Baptist. Naging daluyan ng biyaya ng Diyos. At yan tayo bilang mga Kristiyano. Paalaala sa atin, mga kapatid, ngayong umagang ito, na iwasan ang maging mga makabagong Pariseo at Eskriba. Na walang ginawa kundi tingnan ang pagkakamali ng iba. Na walang ginawa kundi tingnan at bantayan ang mga pwedeng butas sa ating Panginoong Jesus upang makasuhan siya. Hindi ganito ang inaasahan sa atin ngayong naghahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa ating paghahanda, naway maging handa hindi lamang ang ating katawan, hindi lamang ang ating puso, hindi lamang ang ating isip sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, naway handa ang ating kaluluwa. Una, sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Ikalawa, sa pamamagitan ng panawagan ng ating mabuting balita na maging instrumento ng pagpapadama ng habag at awa ng Diyos sa ating kapwa. Tumulong tayo sa iba. Magbigay tayo sa iba. Ibigay natin ang pagpapatawad na kailangan nila. Maging instrumento tayo ng pagpapadama, ng pagmamahal, pagbibigay, at awa ng Diyos sa ating kapwa. Yan ang pinakamabisang paghahanda ngayong Pasko upang o ngayong panahon ng Adbyento bilang naghahanda ngayong darating na Pasko bilang mga tagasunod ni Kristo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng puong Diyos, puso'y linisin ang lubos, luwa't galak isala sa panalangin. Magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligud-lugud sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spirit.
kinadlangan. Salita ng Diyos naging sundan, piliin lagi kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Maganap, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y mag-aari sa atin, siya'y mamamalagi. Nawa tayo'y maging banal at manatili walang kapintasan ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Magalak, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y mag-aari sa atin, siya'y mamamalagi. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig
ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw. At ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa ika-5 ng hapon, maliban sa December 17, araw ng Linggo, ito ay sa ika-6 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapat ang bukong kalooban dahil sa kadakila ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.